sila. Yun. Minsan, meron tayong mga negative regards sa mga hayop dahil pangit yung itsura. Once we get to know them, di-discover natin na napakahalaga pala ang kanilang tungkulin na ginagampanan sa ating kalikasan. Mabuhok, malaki mata, at kaya niyang paikutin yung kanyang ulo kapag meron siyang tinitignan sa kanyang paligid. Ayan ang una mong mapapansin kapag nakakita ka ng isang tarsier. In fact, dito sa Bohol, ang tawag sa kanila, maumag. Ibig sabihin nito, malaki yung mata. Medyo masukal itong lugar, kaya hindi natin makita exactly. Hindi sila madaling makita sa wild, no? Kailangan talagang sumuot ka talaga doon sa masusukal at masisikip na kagubatan kasi doon sila nagtatago at kailangan mo talagang talasan yung mga mata mo dahil kayang-kaya nilang sumiksik doon sa pagitan ng mga puno. Ito yung first time sa Bohol na makakita tayo ng mga tarsiero itong maumag na talagang nasa wild sila at iba yung pakiramdam talaga mismo. Una mo silang mapapansin dahil sa kanilang amoy at sinasabi ng mga guide namin na nandyan na sila sa paligid lang, ramdamam na dahil naaamoy mo na yung musty smell nila at ito yung isa sa mga palatandaan na malapit mo na silang makita. Siguro mga dalawang dipa from where I am situated right now. Tinitignan yung bawat galaw natin. Kita niyo yung pag-ikot ng ulo niya. It can rotate its head from left to right. So, nakikita niya halos yung paligid. And the eyes are so huge and large na parang talagang yun ang unang mapapansin sa kanya once you get take a look at tarsier up close. Yung mga tarsier, nasa list ng threatened species, no? Patuloy na kumakaunti yung bilang nila dahil sa pagkaunti na rin ng lugar kung saan sila naninirahan at syempre yung poaching. Dati, tanda ko noon, madalas hinuhuli yung mga tarsiers sa Bohol. Ibenta nila. Simula nang ipatupad yung batas against sa wildlife poaching, higpit nang ipinagbawal ang paghuhuli sa mga maumag dito sa Bohol. Doon sa Cotabato, nagpabalik-balik kami doon sa forest para hanapin lang yung mal. Yung mal, yun yung tawag ng mga native doon sa Cotabato, referring to the tarsiers. May nakita kaming patay na mal. Hinala ng mga eksperto, accidentally napatay itong mal na ito dahil may ginagawang mga taniman doon sa bundok. Endemic or sa Pilipinas lang makikita ang mga tarsiers. Napaka-importante na hindi mawala mga tarsiers dito sa ating mga forest dahil they are very important kasi kumakain sila ng mga insects, kumakain sila ng mga small reptiles and they create the balance. Unique nitong tarsier dahil nocturnal sila, no? Ibig sabihin, they're only active at night kasi they hunt at night and dyan sila naghahanap ng mga insekto. Alam niyo ba na ang mga tarsiers ay isa sa pinakamatatandang mammals dito sa Pilipinas dahil base sa pag-aaral, yung record nila na nandito sa Pilipinas ay nasa 45 million years na ang mga tarsiers. Tapos yung tinuturo ng mga guide namin na may makikita ka na kulay reddish brown dun sa puno ng native na kawayan, makikita mo pala na yung isang pamilya pala ng tarsier. Pag sinabi mong tarsier, alam na natin na siya yung isa sa pinakamaliliit na primate sa buong mundo. And hindi man niya katulad ang features ng mga tao, kamag-anak pa rin natin sila. For a very popular mammal sa Pilipinas, napakaraming threats sa kanila. Isa na din yung destruction of their habitat dahil marami na mga kiniklear na forest para lang gawing taniman. Nandiyan yung hunting, yung poaching, para sa pet trade.